Siyempre, in the final analysis, we will be able to eliminate, eradicate this antimicrobial resistance. Kasi yun ang pinaka-aim natin. Tanggalin natin to. Look what's happening. No? So, merong isang galing sa ibang bansa, lalo na sa India, no? Left and right, yung ganyan, ganyan. Pumunta sa stage, pagdating sa stage, dun, na-apekto siya, lumabas yung superbug na tinatawag. So, tapos ano, bibigay natin dito? So, antibiotic, ang hirap. Wala naman talaga antibiotic pa na ganyan. So, kumakalat at kumakalat, nagdodobli-dobli itong mga ganitong senaryo. This is also happening in the Philippines. No? So, hindi lang sa ibang bansa nangyayari. So, we need to control this kind of, and educate. Educate, engage them, and empower. Empowerment pala. We should empower the patients na ano ba talaga ang dapat nating malaman. So, kayo mismo talaga, dapat malaman nyo na kayo mismo ay kontrolado nyo sarili nyo. Alam nyo kung anong gagawin. Yes. Treat virus, in viral infection with symptomatic muna ng treatment. No? Kung ano yung nararamdaman nyo na muna. Yun. Eventually, pag lumala na, sige, you can contact us again. No? Hindi na kailangan kayo. Maganda nga yung ngayon naging mga teleconsultation. So, natin kasi online na lang. Online na lang. So, sa akin, maganda yun. Kaya kunyari, bukas sa alis ako, pupunta na naman. So, pwede kami magkarinto teleconsultation. No? Tapos, maganda. So, pwedeng magkakaroon ng ganitong klaseng encounter. Maganda yung nangyayari sa ganitong klaseng senaryo. No? So, ngayon, sinasabi natin, ano nangyari nitong COVID? Actually, dalawa yung pandemic natin nung COVID eh. Ano po yan? COVID, number one. No? Na ang daming namatay. Yes. Tsaka ngayon, sinasabi natin, antimicrobial resistance. Yun na after. Ay, yes. Nagkasabay yung dalawa. Ano nangyari? Kasi, kung ano nang pinanggamot COVID, sa COVID. Tsaka, may binibigay kaagad tayong antibiotic. Yung mga doktor, sabi kasi to prevent pneumonia. Eh, pero actually, hindi naman dapat eh. Kasi sa treatment ha. And I'll tell you, personal experience. Ako yung one of the first na nagkaroon ng COVID eh. Dito sa Pilipinas. Nasa abroad pa ako. Okay. So umuwi ako, buti hindi ako na sa lockdown eh. So, March 8, I contracted the disease. Siguro na ano ko doon sa aeroplano eh. Okay. Kasi parang doon ko na bilang eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagdating ng 8, ba sinisip ko na. Ayun na. Pwedeng yun ang mga most possible cause, no? Pag nando ka sa aeroplano, eh may mga ibang nag-uubu-ubuhan pa rin to. So, nag-circulate yung ano, pap, nadanghap ko. So, nandun ako. So, nung nandun ako, siya, pagka ganyan na nangyayari, hindi ako uminom ng ano. Para seta mo lang. Nagdala ako para bumaba yung ano. Yun lang naman eh. Tapos, pahinga, fruit juice. Mga ganyan na mga ano natin kailangan gawin. Tsaka lots of water. Inom. Water. Para hindi tayo ma-dehydrate. Siyempre, pag may fever ka, na-dehydrate ka. So, yun ang ano, no? Symptomatic treatment lang muna tayo. No? Para maganda. So, kasi nung pandemic, ano binibigay ng mga ibang mga doktor? Ang tinitik. Pati sila self-medication, po. Self-medication. Hindi, self-medication ng mga pasyente. Mga tao, antibiotic agad sila. Kasi so, ayaw i-share sa iba na mayroon silang nararamdaman na gano'n kasi baka pwedeng ganun, kumalat na may COVID sila. Pero maski na doktor talaga, nagpe-prescribe ng antibiotic. Okay. Kasi nga, for whatever reason, no? Bigay ka agad sila no? Ng mga, ang common talaga dito sa atin at that time, azithromycin, pomoxiclav, yun ang mga common na binibigay kasi sandalian lang. Ano? Pero, yun nga, hindi natin alam ang magiging effect dito. Ang siguro, for several years, malalaman natin ito. No? Pero in the meantime, yun ang nangyari. We prescribe antibiotic left and right. Tapos, pak! Siyempre, hindi natin alam ito. Pwede magkaroon ito ng resistance sa katawan ng tao. So, actually, the two pandemics are there. COVID and antimicrobial resistance. So, yung sa pagtitake po nitong mga antibiotics natin, di ba may mga time yan, halimbawa, every eight hours, ganito. Dok, paano kapag, halimbawa, nakalimutan niyo uminom ng pang 8 hours, nainom niya ng 10, pwede po bang maging factor yun na maging resistant na siya dun sa mga iniinim po niya? Tama yun, no? Importante, no?
Importante dito, the drug. The dose. Ha? Okay. Hindi dapat underdosing kasi minsan ikaw... Yes, under or overdose. Tayo, dapat 500 milligrams, kunyari, amoxicillin, 500, o kaya comoxiclav, 620. Minsan, ay, maliit lang nga aningin ko. Hindi, pag maliit, lalong hindi maganda. Eh, no? Tapos, duration, sinasabi mo, pag magaling na ako, ay, tigil na. Tapos, wala nang sakit eh. Mahal eh. Okay, yeah, no? Meron pang ganun. So, ganun, ano? So, the first, o kaya, nagkaroon na ng side effect, ay, tigil na ako. Ah, yun pinaka number one. Meron kaming nagkaroon ng study na sinasabi nila ang ano, ang pinaka number one na ginagawa nila, no, ang na misconception is, I'll take antibiotic, pero titigil ako pag nagkaroon na ng side effect. Yun ang pinaka number one na nangyayari, senaryo. Yung isa, tumitigil ako pagka hindi na paglagay ko, hindi na effective yung aking medication. So, I would shift to another kind of medication. So, maraming reason kung bakit sila umiinom o tinitigil o to, kung ano yung mga myths and misconceptions dito tungkol sa ating antibiotic. So, yun ano. Kaya, ang tanong mo, kunyari, 8 o'clock, 10 o'clock, okay lang naman, pwedeng humabol. Okay. okay. Kaya lang, kunyari, no, generally, pwedeng 2 times a day. Pag 2 times a day, 8 o'clock in the morning, 8 o'clock in the evening. Pwede. So, pwede yun, ano. Pag 10 o'clock, pwede, 10, habol ka pa rin, pwede. Pag ganun. Pero pag tatlo na, no, kunyari, 8 o'clock, tinatanong ko palagi sa pasyente, ano, oras ka nagigising? Sige, with meals dapat yan, ano? Ayan. So, with meals, no, karamihan kasi ng ano, may sumasakit yan dito yung dyan natin. Kaya usually, dine-prescribe ko, sinasabi ko na, kain, tapos in between, ha, hindi yung, ano, pagkatapos, inom ng gamot, tapos kain uli. Para to prevent the mga side effects. Kasi kaya tumitigil ang antibiotic kasi may mga side effects sila na nagpupupo. Loose bowel movement. No? Yes. Saka sumasakitan siya. No? So to prevent this, pwedeng mamodify natin itong mga side effects. So yun yung sinasabi ko.